kong word ng Panginoon. Hey! Hey! Asan yung palakpak para sa Lord? Come on, come on, come on. Come on. Ayan. Meron akong tanong. Sino dito yung mas lumalim yung pagkakakilanlan kay Jesus? Ayan. Ano kasi yung title ng series natin for this month? Nyaw, nyaw, nyaw? Ano, ano, ano? The fundamental truths about Jesus. So ngayon nakilala natin that Jesus is the Messiah, He is the living Savior, He is the name, He has the highest name. Ayan, tapos ano yung next? Ano, ano? Jesus is the Lord God Almighty. Sino yung nakasagot nun? Meron kang premium sa akin. Yung premium mo sa akin, congratulations! Yan. Praise God. And ngayon po, this is the last installment po ng ating pag-aaral about the fundamental truths about Jesus. But I want you guys to lend me your ears and your hearts as we listen to the word of the Lord. Why? Because this thing na pag-uusapan natin ngayon, na i-share po namin sa inyo ngayon, is so important. Okay? Mabilis lang to, 3 hours lang to, so makinig tayo. Ang title ng i-share ko po ngayon is Jesus is the Righteous Judge. Pakisabi, Jesus is the Righteous Judge. Siya daw ang matuwid na hukom. Okay, siya daw ang nagja-judge atin. And now, gusto kong maiba or mabasag yung kaisipan natin kapag sinabi nating only God can judge me. Baka magkaroon kayo ng ibang perception sa salitang only God can judge me. Alam nyo yan, yan yung excuse ng mga taong nagko-compromise. Huwag mo akong husgahan. Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Only God can judge me. And right now, malalaman natin kung gaano ba kabigat yung salitang only God can judge me. So, we are now, yun nga, last topic na natin to. And yung meaning, okay, yung Hebrew word ng judge is to judge, lead, okay, shapat, ayan, to judge, to lead, to defend. Ganyan, ganyan pala ka-broad yung meaning ng judge, no? To vindicate, to execute judgment, be brought to trial, to argue a matter, to avenge, condemn, contend, defend, execute judgment. And then sa Greek word niya naman is krino. Ang sabi diyan, to judge, decide, consider, ayan, as preferring one thing over another or determining the correctness of a matter. By extension, pass judgment on, condemn in a legal sense, judge, punish, avenge, conclude, condemn, damn, decree, determine, esteem, judge, go to, sue at the law, ordain, call in, question, sentence to, think. Yan yung meaning daw ng judge. And right now, malalaman natin that Jesus is the righteous judge. Malalaman natin na yung paghukom ng Panginoon, it is a just, He is a just God. And gusto ko lamang sabihin, no, bago ko basahin yung verse natin, yung cross, it just don't demonstrate yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. The cross don't just demonstrate the love of God to us. It also demonstrates His justice to the to us, humanity, sa atin po. Okay, dinedemonstrate din ng cross yung pong pagka-just ng atin pong Panginoon. And mamaya, malalaman po natin yan. Ang sabi ng Acts 10:42, and He ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by God to be judge of all, the living and the dead. Siya daw yung maghuhukom. Okay, He will judge the living and the dead. Siya yung naatasan, si Jesus. Alright? And ang sabi din ng John 5:22, moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son. Okay? Binigay daw kay Jesus yung kapamahalaan, okay, para i-judge tayo. Kaya ngayon, titignan natin kung talaga bang okay sabihin, yung only God can judge me. Alright? When a person dies, ang sabi dito, he or she will face judgment immediately. Kaagad-agad. Kapag namatay yung tao, kaagad-agad i-judge ka. Kaagad-agad titignan ka kung nasaan ka. Ang sabi dito, if a person has received Christ as Lord and Savior, then his or her soul will go to heaven. So kapag daw namatay yung tao, kaagad-agad, yung judgment dyan, titignan ba kung tinanggap niya si Jesus or hindi.
Okay, kapag tinanggap niya si Jesus, then that person will go to heaven. Clear po ba tayo doon? Pero, kung hindi niya tinanggap si Jesus as his or her Lord and Savior, that person will go to Hades, Sheol, or hell. Okay? So, magkakaiba po yan para malaman natin yung kaibahan ng Hades, ng Sheol, ng hell, ayan, ng abyss. Mag-attend po tayo ng eschatology po lesson natin. And lalalim pa yung kaalaman natin about these matters. And I encourage you, magkita-kita tayo, mag-aral tayo sa salita po ng Panginoon. So, Kuya Zap, ang ibig mong sabihin, kahit gaano ko kabait sa bahay, kahit sumusunod ako sa parents ko, kahit nag-aral ako ng mabuti, kapag namatay ako, kung wala si Jesus sa buhay ko, impyerno ako, opo. Kuya Zap, sama mo naman. No. Ito yung real talk. Ito yung real talk. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, impyerno ka agad. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Eh, Kuya Zap, paano yun makasalanan eh? Ang dami kong alam. Paano yung tao dun sa cross, Kuya Zap? Yun, wala naman siyang ginawang tama. Yung sinabi niya lang, Jesus, kapag nauna ka, alalahanin mo ko, isama mo ko sa iyong paraiso. Huwag mo kong kalimutan. Paano yun? Wala naman siyang good works. Naligtas ba yun? Yes. Why? Because he accepted Jesus. Ito po yung basis po natin ng ating pananampalataya. The moment we accept Jesus as our Lord and Savior, now, nagkaroon po tayo ng access sa langit. And tayo, habang namumuhay po tayo, we need to live a righteous living. We need to live a holy life para po sa atin pong Panginoon. And I hope nakukuha po natin to. Hindi tayo naliligtas dahil sa mabubuting gawa na ginagawa po natin. Ligtas na tayo, kaya tayo gumagawa ng mga mabuti. And mamaya, meron pang pagpapala sa mga bagay po na yan. Ang sabi ng Hebrews 9:27, just as people are destined to die once and after that, to face judgment. So minsan po, mamamatay ang tao. And then after that, we will face judgment sa atin pong Panginoon. Kaya nga kapag merong namatay sa mga pamilya po ninyo, tapos nagpakita sila sa inyo, hindi sila yon. Those are what we are calling familiar spirits. Espiritu po yung mga yan. Anong tendency kapag nakita mo yan? Matatakot ka. Mag-i-instill lang sila ng fears sa'yo. Alright? So kapag, bibigyan ko kayo ng tip. Kapag, for example, meron kayong mga namatay na mahal sa buhay, mga kaibigan and all, and then nakita ninyo siya, huwag kayong matakot. Palayasin ninyo. Kuya Zap, paano papalayasin? Namiss ko. Hindi po siya yon. If the person na namatay, tumanggap kay Jesus, nasa langit na yon. Nag-i-enjoy na sa langit yon. Clear po ba tayo dyan? We have the authority para po palayasin sila. Espiritu po yung mga yan. Dahil po sa salita ng Panginoon and using the name of Jesus, they will obey your command. Kaya huwag kayong matakot. Alright? Trivia lang yan, trivia. Kasi hindi po totoo na kapag namatay yung tao, yung soul niya, kalat-kalat muna dyan ng 40 days. Alam niyo yung ganun? Ang dami celebration ng ibang religion eh, no? Pag namatay, 9 days, may panset. Kapag 40 days, meron na naman pagkain and all. Kasi daw yung kaluluwa, dun palang aakyat sa langit. That's not true. Nabasa po natin kanina, or sinabi ko kanina, that the moment that the person died, meron na siyang judgment na haharapin. It's either heaven or hell. Yun pupuntahan niya. Alright. Yet, there are two major judgments in the Bible that the Lord Jesus is going to execute. The Bema judgment and the Great White Throne judgment. Yung mga estudyante ko ng DEP, natakal namin kanina to. Alright. Pero merong daw dalawang klaseng judgment na haharapin. Merong Bema judgment and yung Great White Throne judgment. Mamaya pa mas madidiscuss po natin yan. The first coming of Jesus as a human being, he rode on a donkey symbolizing peace to everyone who believes in him. Okay? Naalala niyo yun yung triumphal entry nung nakasakay siya ng donkey? It symbolizes peace. Nakasakay siya ng donkey, it symbolizes a humble arrival of the king. Okay? And then, yung death and resurrection ni Jesus brought us peace with God. Yun yung naging dahilan kaya nagkaroon tayo ng reconciliation sa ating relationship kay Lord. But then, okay, His second coming, yung pangalawang pagdating po ni Jesus, He will ride on a horse. Nakakabayo na po si Jesus. And together with all His saints coming down from heaven to destroy everyone who rejected Him. So yung unang pagdating ni Jesus,
Nakasakay po siya ng donkey. It symbolizes humility. It symbolizes that us, He is coming to brought peace. Yung tayo na mga tao na merong gap sa Panginoon, okay, pinagbati niya tayo, ipinag-ayos niya tayo. But then again, the second coming of Jesus, remember this, sa muling pagbabalik ni Jesus, He will ride on a horse. He is riding a horse. Ano po yun? To execute judgment. To destroy everyone who rejected Him. Ngayon, tignan natin, maganda bang sabihin that only God can judge me? Pag-aaralan po natin yan. Therefore, when Jesus returns, He will return soon as the judge. He is the judge. Ang sabi ng Psalms 96:13, let all creation rejoice before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. Ang sabi dyan, He comes to judge the earth. Sa pagbabalik po ng Panginoon, He will judge the earth. Okay, titignan po natin yung mga verses na ito muna, no? Revelations 19:11, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. Sino yung faithful and true? Si Jesus. Ang sabi po dyan, with justice, He judges and wages war. Alam nyo, this is the very good thing about Jesus being the judge. Wala siyang favoritism. Walang favoritism si Jesus. Kasi alam nyo yun, for example, ako, meron akong anak. Tapos sa barangay namin, ako yung judge ng pageant. Beauty pageant. Okay, tapos lumaban yung anak ko. Kahit hindi ko kilala yung kalaban niya, para sa akin, panalo na yung anak ko. Bakit? Anak ko yun eh. May bias. Kapag dito, pinakompare ko, sino dito yung makakamikaze? At saka sino yung maka-BTS? Ay, ne? Sino yung maka-BTS? Meron dyan. Pumaflower-flower pa kayong ganyan. Okay? Kasi meron tayong mga personal biases. Kapag mas gusto natin tong tao na to or bagay na to, medyo iba yung trato natin dyan. But iba kapag kay Jesus. Kapag kay Jesus, walang title. Kapag kay Jesus, you will be judged kung papaano ka namuhay dito. And fairly, huwag kayong mag-alala kung wala naman kayong ginagawang masama. If you are living a holy life, then praise God. Mamaya malalaman ninyo kung bakit mabuti yung pamumuhay ninyo. Okay, with justice, He judges. Meron pong justice kapag nag-judge ang atin pong Panginoon. Revelations 19:15, from His mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God, the Almighty, like juice flowing from a winepress. Ang sabi po dyan, He will release the fierce wrath of God. Alam nyo, if you want to have the bestest friend that you can have, then you can have Jesus as your bestest friend. Siya yung pinaka-closest friend, pinaka-maayos, pinaka-mabait, pinaka-matinding kaibigan na magkakaroon ka. Pero kung gusto mo ng matinding kaaway, huwag mo nga awayin yung mga politicians. Huwag mo nga awayin yung mga tao. Putyo-putyo lang yan. Not even the demons. Kung gusto mo ng pinakamatinding kaaway, awayin mo si Lord. Anong ibig sabihin yan? Gumawa ka ng mga bagay na hindi nakapagbibigay kapurihan sa Kanya. And then makikita mo kung sino yung pinakamatinding kaaway na pwedeng magkaroon ka. Ang sabi dyan, He will release the fierce wrath of God. Ito yung tinanggap ni Jesus nung una, no? Tumanggap siya ng wrath of God because of His love for us. But because of the things that we did or we are doing here on earth, makakatanggap din tayo kapag hindi tayo namuhay na nakaayon sa Kanyang salita. Matatanggap natin yung judgment ng Panginoon. Kaya ngayon, tatanungin ko kayo, is it still okay kung sabihin kong only God can judge me? Sa mga compromises na ginagawa mo, is it still okay? Yung mga patagong kasalanan mo, tapos kinorek ka ng forerunner mo, kinorek ka ng kaibigan mo, okay pa ba na sasabihin mo that only God can judge me? Yung iba, pinatatupayan. Pinatatupayan dito. Ang tanong, gaano ba kasarap kaya or kahirap kaya ang ma-judge sa ng atin pong Panginoon? Nobody knows when Jesus is going to return. Wala naman nakakaalam. Sabi ng Bible, wala nakakaram ng araw or oras, pero alam natin yung panahon. Okay? We know the season, and the season is near. Sobrang lapit na po ng pagdating ng Panginoon. What is important is that we should always be ready and always be on guard.
Ano pong ibig sabihin yan? Kailangan mamuhay tayo ng ready palagi sa pagdadating ng Panginoon. Namumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Matthew 24:43-44, understand this. Kailangan ninyong intindihin to. If a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. Kung alam ng isang may-ari ng bahay na merong magnanakaw na pupunta mamayang 7:30 p.m., anong gagawin niya? Hindi siya matutulog ng 7:30 p.m. Maghihintay yan, magre-ready yan. You must also be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. Kailangan daw ready tayo always. Wala kasing may-ari ng bahay na alam niyang merong pupuntang magnanakaw, aalis siya ng bahay. Anong gagawin niyan? Ito, no, nangyari ito sa amin kasi kakalipat lang namin dun sa tinitirhan namin ngayon. And yung mga nagtatrabaho kasi meron pang ongoing construction. Nawalan ng ladder. Okay? Nawalan ng ladder first night. First night naming matulog doon, nawalan ng ladder yung mga nagtatrabaho. Then, nung kinabukasan, sinabi sa amin ni Lord, alam niyo yung ginawa namin? Kasi meron nang nawala. Hindi kami nag-aircon. Nakabukas yung mga bintana. Hindi dahil takot kami. Ba't kailangan namin maging vigilant? Alam niyo yung ginawa ko? At ilang bakal ka rin linilagay kay siping ko. Kasi baka may pumasok eh. Hindi dahil takot ako. I know that God is protecting us. Pero kailangan din meron kang gawin. So nag-ready lang ako, nag-prepare ako. Kada lang, kunyari, iihi ako. I'm checking the surroundings. Nag-check ako, baka meron pumasok ulit and all. Pero bakit? Kasi alam ko na meron pumasok. And it's possible na merong darating. Uulitin yung pagnanakaw na gagawin. Now, ganito din po yung pagbabalik ng Panginoon. Yung pagbabalik ng Panginoon, hindi niya sasabihin sa atin, mamayan 3:30, babalik na ako. Oh, YDC. Merong mag-a-alert sa SIM ninyo, ha? Monday, 3 a.m., babalik na si Jesus. Walang ganun. Yung pagbabalik ni Jesus is sobrang biglaan. Sa sobrang biglaan, kaya dapat tayo naging ready tayo, nagiging ready tayo always. Ito yung palaging, ito yung question na isa sa mga bumasag sa kaisipan ko dati. Kung alam mo dadating na si Jesus bukas. Bukas to. Bukas, linggo. O kaya hindi, Monday na lang. Manunood ka pang k-drama mamaya eh. Kung alam mo darating si Jesus sa Monday ng 7 a.m., anong gagawin mo? Ano kaya yung gagawin mo? Kuya Zap, di na ako mag-e-ML. Kuya Zap, di na ako manunood ng K-drama. Lahat na services bukas attend ko. Kuya Zap, kung sino man yung magsisee you bukas, kahit kay Pastor Is, Pastor Jack, Pastor June, Pastor Man, kahit kanino see you, magsisee you ako. Alam nyo, kung walang compromises sa buhay natin, ano yung isasagot natin kapag sinabi na anong gagawin mo kapag darating na si Jesus sa Monday? Gagawin ko lang po kung ano yung natural kong ginagawa. Anong ibig sabihin nun? Namumuhay ka na ready ka sa pagdating ng Panginoon. Namumuhay ka na wala kang compromises. Namumuhay ka na wala kang tinatagong kasalanan and you're just enjoying serving the Lord. Ganito po dapat yung isagot natin. Ngayon, kung kayo, napasagot kayo sa mga sarili ninyo, na oo nga, no? Dapat pala laging ready ako. Dapat tanggalin ko na to. Ito yung pagkakataon na tanggalin na dapat sa mga hadlang. Ito yung pagkakataon na dapat all out na tayo sa Panginoon. Ito kasi yung mahirap eh. Kapag alam mong merong darating na bisita sa bahay mo, doon ka lang maglilinis. Ako nga, kakapalinis ko lang ng sasakyan eh. Kasi alam kong may gagamit eh. Kapag alam mong merong darating na bisita, kagabi merong bumisita sa amin, sila yung nililinis. Sila yung nagwalis. But wala, ang sinasabi ko po dito, kung alam mo, ito na lang. Kung alam mong darating si Bongbong Marcos sa bahay mo, anong gagawin mo? Kuya Zap, babatuhin ko, makalini ako. Walang politika dito, ha? Kidding aside, kung alam mo darating yung sobrang special na tao sa bahay mo, what will you do? You will clean the house. Aayusin mo lahat, i-ready mo lahat. Bakit? Para pagdating niya, hindi nakakahiya. Imagine darating yung isang sobrang special na tao sa bahay mo, merong mga panty, merong mga bra, merong mga brief na nakasabit. Siyempre hindi, nakakahiya yun. So anong gagawin mo? Lilinisin mo lahat. Yung banyo, yung kwarto mo nga, hindi naman papasukan, lilinisin mo din eh. Lilinisin mo yan. Yung mga gamit na nakatago for ilang years na, ilalabas ni mama mo yan. Para paggamit niya sa bisita. Bakit? Kasi ganyan tayo magtrato na mga darating. Eh, ito si Jesus yung darating. Anong gagawin mo sa buhay mo? Anong gagawin mo sa buhay mo?
Kung bang namumuhay ka ngayon, kung papaano ka namumuhay ngayon, ganyan pa rin yung pamumuhay mo sa pagdating ni Jesus, palagay mo matutuwa ba siya sa dadalhin niya? Kayo lang yung makakasagot niyan. Kung hindi, bagbago kayo. Nagigets ba natin, IDC? Kasi si Jesus, yung pagdating niya is unexpected. Alam natin yung season, and sasabihin ko sa inyo that the season is near. Ito na yung season, nangyayari na yung mga dapat mangyari para magkaroon tayo ng timeline sa pagdating ni Jesus. At malapit na. Pwedeng ngayon. Pwedeng mamaya, pagkuha mo ng cheese bread, mag-rapture. Ang tanong, masasama ka kaya? Kung paano ka namumuhay ngayon, baka nga meron sa inyo. Di ko alam, ha? Baka lang meron sa inyo, bago dumating dito, nagmura muna. Nag-yossi muna, nag-vape muna. Baka meron sa inyo, bago dumating dito, nagsarili muna sa banyo. Baka meron sa inyo, bago dumating dito, inaway-away, sobrang galit sa ibang tao, sa magulang mo. Come on. Baka lang meron tayong ine-enjoy pa na kasalanan. Kapatid, dito yung oras na dapat putulin na natin yan. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Okay? Mamaya malalaman nyo kung bakit. And I hope, yung palaging isasagot natin, every time na itatanong, kung darating si Jesus mamaya or bukas, anong isasagot? Anong gagawin natin? Anong isasagot natin? Kagaya lang po ng ginagawa ko ngayon. Nagpupuri lang ako sa Lord. Pinupuri ko lang siya sa buhay ko. Sorry. Ginagawa ko lang yung mga bagay na nakasulat sa kanyang salita. I hope ganyan po yung maisagot nating lahat. Kaya kung nag-e-ML pa kayo, ay pagdi-delete nyo yan. Totoo man, real talk? Kuya Zap, ikaw ba? Hindi ka? Alam nyo, wala akong Facebook at saka Instagram ngayon. Bakit? Kasi napansin ko yung sarili ko na addict na naman ako sa Facebook. Anong ginawa ko? Kailangan kong patayin yung gusto ng laman ko. Dinilit ko yung app. Nagigi-Facebook na lang ako sa iba. Hindi ako. Tinanggal ko. Bakit? Kasi alam ko na hindi na ito nakapagbibigay kapurihan sa Lord. Hindi na ito nakakatulong sa paglago ko sa aking Christian life. Anong nangyayari? Ninanakaw dito yung oras ko, instead of me studying the Word of God, nagstay ako dito. Pastor, nangyayari sa iyan? Pastor ka? Oo! Kaya nga tinanggal ko eh. Ngayon, kung meron kayong mga bagay na kumukuha sa oras ng Panginoon sa buhay ninyo, ito yung pagkakataon na tanggalin na ninyo. Kung meron man mga tao na kumukuha sa posisyon ni Lord sa puso ninyo, itong oras na ito, isusurrender natin sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi pwedeng ganyan yung datna ng Lord. Kailangan datnan tayo ng Lord na ready, sobrang ready sa kanyang pagdating. Nakukuha po ba natin? Nakakasunod po ba kayo? Jesus is the righteous judge and He will condemn the wicked. Listen to this. He will condemn the wicked. So Kuya Zap, nagko-condemn si Lord? Yes. Yes. Kuya Zap, totoo ba? Bakit palagi natin sinasabi na hindi nagko-condemn si Lord? No! Ang sabi dyan, He will condemn the wicked. Nagko-condemn po ang Panginoon. Actually, if you are to read, no? Segway ko lang na mabilis. Para lang malaman nyo that nagko-condemn ang ating Panginoon. Tingnan natin yung John 3:16. Tapos yung 17. Tapos yung 18. Nandun, makikita nyo dun. Okay? Actually, hindi man ang Panginoon. Yung mga tao nag-condemn sa sarili nila. And God allowed them. Kasi hindi nila pinili yung Panginoon. Alright? Pero tignan natin kung talaga ba nag-condemn ang Panginoon. Kasi baka mag-iba yung perception natin dito eh. Ang sabi dito, no, there are two kinds of resurrection, but more than two events in the Bible, aside from the resurrection of Christ as the firstborn following the sample resurrection from Matthew 27:51-53. Ito po yung nung nag-resurrect si Jesus, and after His resurrection, meron pong mga nangamatay, okay, from the tomb sa mga libingan po nila, nag-resurrect din po sila lahat. Meron din mga nag-resurrect din. There will be resurrection of the righteous on the day of the rapture and resurrection of the martyrs after 7 years of tribulations. Alright? Ang sabi dito, the resurrection of the wicked will take place at the end of the Christ's millennial reign. Yung millennial reign po, ito po yung after ng rapture. Merong bima judgment, okay? Merong pong rewarding sa taas. And then, yung pong millennial reign for 1,000 years, Jesus will reign here on earth. For 1,000 years, okay, magrurule si Jesus dito sa mundo. And Satan will fall on the bottomless pit. Alam niyo yung bottomless? Anong ibig sabihin ng bottomless? Anong ibig sabihin ng bottomless? Ha?
Unlimited, walang katapusan. Tuloy-tuloy. Alam nyo yung natutulog kayo, tapos na naginip ka, nahulog ka sa building, gising mo saan? Bago bumagsak, gising ka dyan. Pero imagine si Satan, nahuhulog siya sa bottomless pit for 1,000 years. Okay? Yan po yung yung Bema Judgment after yung millennial reign. Mamumuno dito si Jesus, so merong peace and all. Okay, and this is the Great White Throne Judgment, the final judgment of the unrighteous. The final judgment of the unrighteous. Ang ibig sabihin, wala tayo dito. Ang tanong, wala ka ba talaga dyan? I-assess po natin sa mga verses na babasahin po natin. Ang sabi ng Revelations 20:11-15, "Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there were no place for them." Sige po, next verse. "And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened." Another book was opened, which is the book of life. "The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books." So, dalawang klaseng books daw. Merong books na nabuksan, and merong book of life. Actually, dalawang books of life and book of life. Yung book of life, dyan po nakasaad yung mga pangalan ng mga naligtas, ng mga maliligtas. Yung books of life, yun po yung books kung saan nandun lahat ng pinaggagawa natin dito sa lupa. Kaya check po natin, nandyan daw lahat dyan. "The dead were judged according to what they had done as recorded in the books." Ngayon, ang tanong, gugustuhin mo pa bang sabihin yung salitang "only God can judge me"? Sige, tuloy-tuloy lang po natin. "The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up dead that were in them. And each person was judged according to what they had done." I-judge ka ng Panginoon according sa mga bagay na ginawa mo nung nandirito ka pa. Sige po, next verse, tapusin na natin. "Then death and Hades were thrown into the lake of fire." The lake of fire is the second death. Ito po yung kamatayang walang hanggan. Dito po mahuhulog lahat. Dito po yung mga hindi tumanggap kay Jesus, the wicked, the unrighteous. Dito po sila, nandyan po sila lahat. "Anyone whose name was not found written in the book of life," yun yung sinasabi ko kanina, "was thrown into the lake of fire." Okay? Ngayon, Kuya Zap, ano yung basis po natin? Para malaman natin na merong ako, nakasulat yung pangalan ko sa salita ng sa book of life. And papaano natin malalaman kung goods ba talaga lahat ng mga ginawa ko? Mamaya po, titignan natin. I-assess natin yung mga buhay natin. Baka nandyan kasi tayo sa mga kategory na mga babasahin ko mamaya. Ang sabi ng Enoch, ng Jude 1:14. "Enoch who lived," ang sabi dyan, "in the seventh generation after Adam, prophesied about these people. He said, 'Listen, the Lord is coming with countless thousands of His holy ones.'" Sino po yun? Tayo. Kung sasama ka, sama ka ba? Sama ka sa rapture? Sure? Okay, praise God. Kasama tayo dito kung nasama tayo sa rapture. "The Lord is coming with countless thousands of His holy ones." Sige po. "To execute judgment on the people of the world." Ang sabi dyan, "He will come spoken against..." Nakukuha niyo po yung ibig sabihin nito? To execute judgment on the people of the world, He will convict every person, lahat ng mga tao, of all the ungodly things they have done, sa mga hindi makadiyos, sa mga karumaldumal na kasalanan na ginagawa sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po dyan, "and all the insults that ungodly sinners had spoken against Him." Yung verse 16. "These people are grumblers, complainers," yung mga puro reklamo, "living only to satisfy their desires." Yung ginagawa mo lang, yung makapagbibigay ka sa harapan, sa gusto ng laman, "they brag loudly about themselves." Biyasa ko, matalino ako, top one ako, ganito ako, ganyan ako, ganito ako. Ang sabi dyan, sila daw po yan. "And they flatter others to get what they want." "They flatter others to get what they want. And God will judge the wicked." Sino ba yung mga wicked na yan? So Kuya Zap, alam naman natin na yung mga unbelievers sila yung mga wicked. Wow, that's true. Pero alam nyo bang meron ding mga believers na wicked? Listen to this. Meron mga believers na wicked. Kuya Zap, paano mo nalaman yan? Mahaba to, binasa ko kanina to, and babasahin din natin ngayon. Romans 1:21-32.
For although they knew God, kilala nila yung Panginoon, alam nila yung Panginoon, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. Ang sabi po dyan, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools. Akala nila, matalino sila, pero naging mangmang sila and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like immortal being, human being, and birds and animals and reptiles. They exchanged the glory of the immortal God. Pinagpalit nila ang Panginoong Diyos sa mga bagay or sa mga tao na ginawa lamang nila. Sige, basahin po natin yung tuloy-tuloy niyan. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. God gave them over. Tingnan niyo yung salitang to, hindi lang minsan tanabanggit. They exchanged the truth about God for a lie. These are the wicked people. They exchanged the truth about God for a lie. Alam nila yung katotohanan, but they twisted it para magmukha silungaling. Maraming ganyan. And worship and serve created things rather than the Creator. They worship the created things rather than the Creator. Last week na, pag-usapan natin to. Sinabi natin that Jesus is the God to be worshipped. He is worthy to be worshipped. Now, sino talaga yung wini-worship po natin? Sino talaga yung pinupurihan natin? Who is forever praised? Amen. Next verse, 26. Because of this, God gave them over, pangalawa, to shameful lust. Even their woman exchanged natural sexual relations for unnatural ones. Yung mga babae, instead of them enjoying their sexual relationship with their husbands, nag-i-enjoy sila sa sexual relationship with their yung kapareho nilang babae. Tingnan natin, verse 27. In the same way, men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Mas nagugustuhan ng mga lalaki, yung mga kapwa nila lalaki. Kuya Zap, is that sin? Yes, it's wickedness in the eyes of the Lord. Men committed shameful acts with other men and receive in themselves the due penalty for their errors. So ang ibig sabihin, yung pagpa-practice, real talkan lang, ng homosexuality is a wicked thing sa mata ng Panginoon. Real talk lang, nasa Bible lang po tayo, hindi po tayo umaalis. Yung mga lalaki na nag-e-enjoy sa pakikipag-sex sa mga lalaki, yung pakikipag-boyfriend nila sa mga kapwa nila lalaki, it is a wicked thing sa harapan ng Panginoon. Yung mga babae na ine-enjoy, na merong sexual relationship sa mga kapwa nila babae, it is a wicked thing into the eyes of the Lord. So those people who are practicing homosexuality are considered wicked in the eyes of the Lord. Kuya Zap, ang judgmental mo naman, hindi. It is God who's judging. We are judging according to the word of the Lord. Yan po yung sinasabi po ng atin pong Panginoon sa kanyang salita. Verse 28, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to deprave their mind, to deprave mind, so that they do what ought not to be done. Alam nyo po, dahil sa mga bagay na ginagawa nila, then God allowed them. Sige, pagpatuloy nyo yan. Nag-i-enjoy ka sa kasalanan, then God gave them over to their lustful desires, to their sinful desires. Bakit? Kasi ito yung ginagawa nila. Ito yung naging buhay po nila. Sige po, next verse. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, marites. Ito, real talk. Walang Kristiyanong marites. Walang tunay na Kristiyanong marites. Bakit hindi nakapagbibigay ang kapurihan sa Diyos? Slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful, yung mga mayayabang, remparatot, they invent ways of doing evil. They disobey their parents. Patay. If you are here worshiping God, but at the same time at home, you're disrespecting your parents, that is considered a wicked thing to the eyes of the Lord.
Ito yung problema. Ilang milyong beses na namin sinabi sa atin to, sa inyo to. Lagi po namin sinasabi sa inyo to. Yung mga pamilya nyo, yung mga parents po ninyo, hindi nyo sila kaaway. Hindi nyo sila kaaway. You need to obey your parents. Yan yung first commandment with the promise of long life. Ang kaso, minsan, kapag nakapag-aral ka na, akala mo mas matalino ka kesa sa magulang mo. Akala mo kung sino kang umasta. Pero the moment, hindi ko sinasabing mangyayari to, pero mangyayari naman talaga kapag dumating ang panahon. Kapag namatay yung parent mo, kapag merong namatay, dun ka iiyak. Dun ka ihingi ng sorry sa ataol. Wala nang maririnig yan. Patay na yan. Hihintayin mo pa bang pumunta ka dun sa ganong huling pagkakataon para lang masabi mo na mahal mo siya? Bakit hindi natin iparana sa mga magulang natin na mahal natin sila? Bakit? Weird? Bakit cheap? Hindi ba nakauso? Ito yung uso sa mata ng Panginoon. YDC, mahalin natin yung mga magulang natin. YDC, sumunod tayo sa mga magulang natin. Ang kaso, parang mas magaling pa kayo sa kanila. Makasagot kayo sa kanila, wagas. Mate ka lang! Ayokong gawin yan. Huwag mo akong pakialaman sa buhay ko. Sana pala, nung baby ka pa lang, hindi ka na niya pinadede. Sana pala, hindi ka na lang nila inalagaan. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Ang dami kasi ngayon, this generation, isa to sa mga pinakabastos na generation. Pero sana wala sa YDC. Sana wala dito. Yung mga ibang tao, nakapagtrabaho lang, nakalimutan na yung magulang. Huwag po nating bastusin yung mga parents po natin. Please, YDC, hindi po yan nakapagbibigay kapurihan sa harapan ng Panginoon. Mahalin natin sila. Obey. Obey. Masabi ng verse, obey your parents, not because they are right, but because it is right in the eyes of the Lord. Dahil ito yung tama sa mata ng Diyos. Nasundan natin sila, na mahalin natin sila. Eh Kuya Zap, palagi na lang kasi ako yung inuutos. Eh magpasalamat ka, meron kang tatay, meron kang nanay na nag-uutos sa'yo. Kuya Zap, palagi na lang ako. Eh pasalamat ka sa Diyos, meron kang kalakasan para gawin yung mga bagay na yan. Kuya Zap, laging ako yung naghuhugas ng plato. Pasalamat ka, may plato kayo. Real talk, meron mga tao na wala mang pagkain. Niwala silang plato, niwala silang bahay. Magpasalamat ka, meron kang bahay na nililinisan. The thing is, we are always complaining na nakakalimutan na natin magpasalamat sa Diyos. And YDC, tanong lang, baka nakalimutan nyo. Anong sasabihin natin, anong gagawin natin kapag nakita natin yung parents or yung guardians natin na naglilinis ng bahay? Ma, itabi mo. Ako na. Ito, gawin din natin to kahit sa school. Ito, real talk. Gawin natin to kahit sa school. Kapag nakita nyo yung teacher ninyo na meron daladalang gamit, anong gagawin ninyo? Sir, ma'am, itabi mo. Ako na. Kailangan nating i-restore yung respeto sa mga matatanda. Kapag meron kayong makitang matanda, meron kayong mga nakitang mga mas matanda sa inyo dito, meron kayong nakita mga pastors, mga elders, anong gagawin natin? Bless po. Hindi yung kapag nakita nyo. Come on, man. I hope this generation na nandito ngayon sa church na to, and even yung mga nanonood sa online, will learn to respect the elders, will learn to obey their parents. Sobrang importante po nito. Kaya nandyan yan. Kasi ayaw ng Panginoon na binabastos natin yung mga magulang natin. Ayaw ng Panginoon na dinidisrespect natin yung mga nakatatanda sa atin. Ang sabi dyan, it is a wicked thing in the eyes of the Lord. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Sige, tapusin po natin verse 32. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserves death. Alam naman nila na yung mga gumagawa ng mga binasa natin ay deserving ng kamatayan. They not only continue to do these things, but also approve of those who practice them. Alam mo nang merong ginagawang mali yung kaibigan mo, support ka pa.
Hindi po pwede yun. Babasahin po natin yung mga natirang verses po natin dyan sa Romans 2:1-2. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge other, you are condemning yourself, because you who pass judgment to do the same things. Ito naman, correct ka ng correct, ginagawa mo rin naman. Correct mo muna yung sarili mo. Alright? Now, we know that God's judgment against those who do such thing is based on truth. Galing lang, nakabase lang po sa katotohanan. Saan yan? Ito yung katotohanan. Okay? Babasahin natin yung mga natirang verses dyan. 1 Corinthians 6:9-10. Don't you realize, ang sabi dyan, that those who do wrong will not inherit the kingdom of God. Yung mga gumagawa ng masama, hindi makakapag-inherit, hindi mapupunta ng kalangitan, hindi mapapasa kanila ang kaharian ng Diyos. Why? Don't fool yourselves. Huwag niyong lokohin yung mga sarili ninyo. Ang sabi dyan, those who indulge in sexual sin, babalik na naman tayo dito. Committing sex before marriage, watching pornography, reading lustful stories, kasama po yung mga yan. Masturbation, yung panonood nyo ng TikTok, Facebook, pambihira. Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, ikaw na nakikipagtalik sa kapwa mo lalaki, ikaw na nakikipagtalik sa kapwa mo babae, pasali po lahat yan dyan. Or who worship idols, check natin, sino yung mga idols natin? Baka yung sarili natin yung nagiging idol natin. Yan yung nagiging Diyos po natin. Or commit adultery. Ano yung adultery? Yung adultery, yung pakikipag-sex sa hindi mo asawa. Sa pakikipag-sex sa hindi mo asawa. Oo nga, tama. Pero yung adultery in New Testament, in the New Covenant, it is you thinking lustfully about someone. It is adultery. Kasama po yan, ganyan kabigat yung kasalanan po na yan. Or are male prostitutes or practice homosexuality? Kuya Zap, parang nagiging homophobic ka na. Bakit po nung mga homosexuals yung mga inaano mo? Hindi po. Nandito kasi sa Bible. Hindi pwedeng i-skip ko yung mga bagay na yan or yung mga tao na yan para lang sa kanila. No. I'm gonna please God rather than pleasing these people. I need to tell you the truth. Nakasama to sa ayaw ng Diyos. Or thieves, yung mga magnanakaw. Greedy people, yung mga sakim. Drunkards, o yan. Shot me pa kanyan. Yung mga kalasing dyan, ayan, or abusive, or cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Wala ni isa sa mga yan ang makapupunta ng kalangitan. Kuya Zap, ang judgmental mo, no. This is how God judges people. That's why Jesus is the righteous judge. Ganito niya hinuhusgahan. Base sa mga bagay na ginagawa po natin dito. Hindi po nang galing sa akin to. Galing po to sa salita ng Panginoon. Ang sabi din po yan, sige, yung next verse po natin. Galatians 5:19-21. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Kapag sinundan mo ng sinundan, hinayaan mo lang na mamuhay ka sa makasalanan mong aspect, itong flesh na to, yung gusto niya, ito daw yung resulta, sobrang clear, sobrang linaw na makikita mo. Ang sabi dyan, sexual immorality, andyan na naman. Impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outburst of anger, palagi kang galit, selfish ambition, dissension, division. Next verse, please. Envy, drunkenness, pag-iinom. Kuya Zap, talaga palang bawal yung pag-iinom. Bawal! Wild parties and other sins like this. Let me tell you again. Bakit? Kasi sinabi na siya sa atin. And us being reminded at sinasabi, sasabihin ko ulit sa inyo. Ito, papaalalahanan ko ulit na itong mga bagay na to. Kapag ginagawa nyo at namumuhay kayo sa mga to, hindi kayo mapupunta ng kalangitan. Ang hard naman, hindi, ganyan kasi yung gusto ng Lord. Gusto ng Lord maging malinis tayo. Gusto ng Lord maging banal tayo. Why? Because He is righteous. He is holy. Gusto niya maging kagaya natin siya.
He is, tayo yung bride, siya yung groom. At gusto niya datnan yung bride niya na malinis, na maayos, na naka-ready, na prepared. Tayo po yun. Gusto niya spotless po tayo. Kaya niya ginagawa itong mga bagay na to. Hebrews 10:26-31. If we deliberately keep on sinning, ano yan? Namumuhay kang pa ulit ka sa kasalanan, being addicted to something. Okay, ang sabi po dyan, after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. No sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Sige po, tapusin lang natin naman bilis. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of two or three witnesses. Yung mga Old Testament people, namatay po sila ng walang mercy. How much more severely do you think that someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them and who has insulted the Spirit of grace? Hindi, Kuya Zap, nagpapatawad naman si Jesus, kaya gagawin ko muna to. Magsusorry na lang ako afterwards. Hindi, Kuya Zap, meron namang grace. Mag-verse ka pa. Where sin abounds, grace abounds all the more. Pero ang sabi po dyan, lahat ng mga namumuhay sa kasalanan, nung nalaman mo na yung katotohanan, meron pong nakakatakot na judgment na naghihintay po sa atin. Ang sabi po dyan, how much more severely do you think someone deserves to be punished? Dahil alam na po natin, tapusin po natin yung verse. For we know him who said, it is mine to avenge, and I will repay. And again, the Lord will judge his people. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot pong maging kaaway ang Panginoon. Nakakatakot po kapag ang Panginoon yung nag-judge sa lahat po ng mga actions po natin. Kaya nga tatanungin ko kayo ulit, gaano kabigat ang salitang only God can judge me? Tignan po natin. Revelation 21:7-8, all who are victorious will inherit all these blessings. And I will be their God, and they will be my people, ang sabi po dyan. But cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ang sabi po dyan, the cowards. Yung mga takot magbahagi ng salita ng Panginoon, yung mga takot tayuan ng katotohanan, yung mga takot na i-defend yung kanilang pananampalataya. Andiyan po yan. The unbelievers, the corrupt, the murderers, the immoral, those who practice witchcraft. Ito po, naturuan po kami no, regarding this. Yung pong pagpapractice ng witchcraft, party po dito, hindi lang po yung mga albularyo, hindi lang po yan. Isa po dito yung pong manipulation. Yung hindi naman ikaw yung nakaupo, pero minamanipulate mo yung nakaupo, minamanipulate mo yung may authority. This is one type of, witchcraft. Kapag yung asawang babae daw, kinokontrol yung asawang lalaki, kaya kayong mga babae, know your place. Hindi, seryoso to. Kailangan, hindi kayo yung maging leeg. Palagi po namin binibiro, ako nabago yung mindset ko dito, palagi kong binibiro yung mga lalaki, we are the heads of the family. Tayo yung ulo. Then yung babae, sila yung leeg. Bakit? Sila yung nagko-control. But I was corrected long ago na hindi po tama yun. That's witchcraft. Ano po dapat yung mga babae? Kung lalaki yung ulo, yung mga babae yung crown ng lalaki. Anong ibig sabihin? Search nyo na lang. Pero hindi dapat kayo yung nagko-control. Bakit? Kasi yung hierarchy na inano ng Panginoon, yung payong ng Panginoon, paano yung pagkakasunod? God, then yung father, then yung mother, then yung mga anak. Hindi po pwede magkabali-baliktad. Bakit? Walang pagpapala po dyan. Clear tayo? At least ngayon pa lang, sa kabataan po natin, mare-ready na natin yung mga sarili natin. Hindi pa lang pwedeng kahit gaano ka-strong yung personality ko, ako yung mag-lead. Eh ako kasi yung madiskarte ko yasap kaysa sa boyfriend ko eh. Hindi. Magpasubmit ka pa rin. Ngayon pa lang, kung magjowa pa lang kayo, practice nyo na yung submission. Kailangan sumusunod tayo. Okay, kailangan nagpapasakop tayo. Ay, ating kong higit. Oh, dimdam mo yan, ha? Hindi, kailangan po para po sa blessing po ng Panginoon. Sabi dyan, and all liars, mga sinungaling,
mga sinungaling. Kung meron ding mga sinungaling, ang sabi dyan, their faith is in the fiery lake of burning sulfur. Sa impyerno ang inaasahan po ninyo. Yan ang destinasyon ng mga taong nabanggit. Ngayon, tatanungin ko kayo. Sa lahat ng mga binasa natin from kaninang 1 Corinthians and all, kung meron pa po kayong ginagawa dyan, hanggang kailan nyo gustong gawin? Meron po akong itatanong sa inyo, kung meron po sa mga nabanggit about sexual immorality, about homosexuality, about drunkenness, about you bursting out your anger and all, cowardness, bitterness, ayan, hanggang kailan nyo gagawin? Pero sasabihin ko lang po sa inyo, naghihintay ang impyerno kung gusto nyo ipagpatuloy yung mga bagay na yan. But this moment, ito po yung moment of freedom ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. This moment is moment na tayong lahat tataligod tayo sa mga bagay na to. Kayo, kung meron kayong mga hidden sin, habitual sin, ito po yung pagkakataon na tatalikuran po natin sila. Magde-decide tayo ngayong araw, okay, tama na. Kailangan mong gumawa ng desisyon. Hindi ka ipagdidesisyon ng leader mo, not even the Lord, pero nilatag ng Lord. Kapag sumunod ka sa akin, ito yung maganda. Kapag hindi ka sumunod, ito yung pangit na mangyayari sa iyo. Ikaw yung magdidesisyon pa rin. Meron tayong free will. To judge is not only to condemn or punish, but to reward or to repay. Pakatandaan niyo po yan. To judge is not only to condemn or punish, but to reward or to repay. Ang sabi po dyan, Jesus, the righteous judge, will never judge us with our sins. But because we are the righteousness of God in Christ Jesus, we will be rewarded for our works for the Lord. So yung judgment kanina are for the people who are wicked. Okay, yung mga nanarili doon. Pero sa atin po, na mga tumanggap sa atin pong Panginoon, yung judgment sa atin is rewarding. Check natin to. Yung judgment naman sa atin na natili sa Panginoon na ginawa yung gusto niya is rewarding. Okay, basahin po natin dyan. He will reward the righteous. Ang sabi po ng third point po natin. He will reward the righteous immediately. Tingnan natin to. Ang sarap nito eh. Immediately after the rapture, there will be rewarding of the saints in heaven while 7 years of tribulation are happening on earth. So, imagine natin to, magra-rapture. Then, may iwan yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon. May iwan yung mga namuhay sa kasalanan. Pero lahat ng mga sumunod kay Jesus, ginawa yung gusto niya. Habang dito nagkakagulo, habang dito merong persecutions, merong tribulations yung mga Kristiyanong natira, tayo sa langit nag-ten-ten-tenen. Nag-graduation tayo doon. Nagsasabitan tayo ng mga rewards doon. Ibinibigay ng mga Panginoon ang mga nararapat na para sa atin. Okay? So, ang sabi ng 1 Corinthians 15:51-53, but let me reveal to you a wonderful secret. Secret to, pero ni-reveal sa atin to. We will not all die. Hindi lahat tayo mamamatay, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blinking of an eye, in the blink of an eye. Hindi po yan yung pagkano. Kurap lang ang kanyan. Okay? When the last trumpet is blown for the trumpet, when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. Sige po yung verse 53. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. So after ng rapture, okay, magra-rapture yung mga namatay, mauuna, then tayo nabuhay, aangat tayo, and then yung katawan po natin, mapapalitan ng glorified body. Ito yung perfect state ng ating mga katawan. Okay? Kapag meron na tayong ganito, hindi na tayo magkakasala. Kapag meron na tayong ganito, hindi na tayo mahihirapan. Hindi ka na mag-e-exam. Hindi ka na mahihirapang gumawa ng mga sumagot ng mga problema. Hindi ka na mahihirapang humarap ng mga challenges sa buhay mo. Why? Because we are in a perfect state. Immortal na tayo dito. Sabihin mo sa sarili mo, magiging immortal ka pala. Magiging immortal pala tayo. Kapag nagpatuloy po tayo sa pagsunod po sa atin pong Panginoon. 1 Thessalonians 4:16-17, for the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. And then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up
in the clouds to meet the Lord in the air, then we will be the Lord forever. Okay, we will be with the Lord forever. Ito yung sinasabi ko kanina, mauna yung mga namatay, then tayo po nabuhay, then may kitikita mo kayong langit. Okay, ito po yung rapture. Yan po yung rapture, biglaan na mangyayari. Alright? Then, when we get to heaven, after the rapture, we will be judged or rewarded or repaid. So kapag na-rapture tayo, i-reward tayo. Okay? According to our deeds, this is called the Bema Seat of Judgment or the Judgment Seat of Christ. Ito yung judgment na sa... Uy, ang ganda ng ano. Ganda ng background. Judgment Seat is taken from one Greek word, Bema. Ang ibig sabihin, rewarding Christians from their work. Sarap niyan. Lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, men, will be rewarded. They will be rewarded. Merong pagpapala. Yung mga lahat po ng mga ginagawa po natin para sa Kanya. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:9-10, so we make it our goal to please Him, whether we are at home or in the body or away from it, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ito yung Bema judgment, so that each of us may receive what is due to us for the things done while in the body, whether good or bad. So yung mga ginawa po natin dito, yung lahat ng ginagawa po natin at gagawin pa natin para sa Panginoon, ito yung masarap, merong rewarding. They will be rewarded by the Lord. Bakit? Kasi ganyan kabuti ang atin pong Panginoon. Imagine, nag-obey lang tayo sa Kanya, meron pang pagpapala pala. Meron pang reward pala, even sa heaven, hindi lang dito sa mundong ginagalawan po natin. Sige, next verse please. 2 Timothy 4:7-8, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness. And hindi ko lang may explain ngayon, no, though I have this note, galing dun sa eschatology lesson natin nung online, ang sarap, ang daming crown na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Pero isa dyan is yung crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only me, but also to all who have longed for His appearing. Merong reward. Merong tayong mga crowns na marireceive. Kaya nga, alam mo yon, kapag ikaw patuloy ka na gumagawa ng mabuti para sa Panginoon, patuloy ka nag-i-invite ng mga kaluluwa, surely, i-reward ka ng Panginoon. 1 Peter 6:1-7. In all this, you greatly rejoice, ang sabi dyan. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all the kinds of trial. These have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. These things that we are experiencing was not to compare sa bagay po na darating sa atin. Ito po, no, isa dyan is yung may result in praise, pagpupuri sa atin pong Panginoon, glory and honor when Jesus Christ is revealed. Ito po yung magiging bunga. Ito po yung reward na mapapa sa atin bilang mga anak ng Diyos na nagpatuloy. Hebrews 6:10-12. Ayan, God is not unjust, ang sabi dyan. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Sige po, verse 11. We want each of you to show the same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized. We do not want you to become lazy. Ayaw nila na maging tamad tayo. Ayaw ng Panginoon na maging tamad tayo. But to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised to them. So gusto kong balikan lang na mabilis, sorry, no, yung verse 10 yan. God is not unjust. Hindi po unjust ang Panginoon. Hindi unfair ang Panginoon. Meron man mga pagkakataon na meron tayong gawin para sa Kanya na wala man nakaka-appreciate, huwag kayong malungkot. Huwag kayong malungkot. Bakit? Kasi i-reward yan ng Panginoon sa langit. Merong kapalit yan sa langit. Ibibigay yan ng Panginoon sa langit. As you have helped Him and continue to help them. Ayan, yung mga tao po. No? Then the scriptures tell us that our works shall be tested by fire. So ito, konting verses na lang, mga 300 verses na lang to. Okay. Meron daw testing. Meron daw iti-test ng Panginoon sa fire. Yung pong mga ginagawa po natin good works. Okay. Ang sabi dito sa 1 Corinthians, ang haba nito,
3:1-15. Basahin lang natin na mabilis. Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I give you milk, not solid food, for you were not ready yet for it. You were not yet ready for it. Indeed, you are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? Sabi po dyan, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, and are you not mere human beings? Alam nyo po, tayo, hindi po natin pwedeng gawing excuse na, hindi, nagkamali lang ako, tao kasi ako. Hindi. Hindi ka tao lang. Anak ka ng Diyos. Hindi ka normal na tao. Merong Kristo na namumuhay sa'yo. That's why let us not use this excuse para po gawin yung mga kasalanan na ina-enjoy natin dati. Sige po, next verse. What after all is Apollos and what is Paul? Only servants. Okay, mga servants lang po sila. Though through whom you came to believe as the Lord has assigned to each his task. I planted the seeds. Sabi ni Paul, Apollos watered it. But God has been making it grow. But God has been making it grow. Ang Panginoon na nagpapalago ng mga bagay po na yan. Sige, basahin natin. Verse 7, so neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. The one who plants and the one who waters have one purpose. Meron silang isang purpose na ginawa po nila, and they will each be rewarded according to their own labor. So regardless kung ano yung ginagawa natin, mapa-connect team ka man, mapa-usher ka man, hindi ka man nagmi-ministry dito, pero nagmi-ministry ka sa labas in reaching out the souls of your brothers or of your co-workers, of your classmates, or your friends, merong reward na para sa'yo. Merong naghihintay po na reward na para sa'yo. Ang sabi po dyan, for we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Sige po, next verse. By God's grace has given me, I laid foundation as a wise builder, and someone else is building on it, but each one should build with care. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Ang sabi po dyan. Sige, next verse. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring. Tingnan nyo yan, the day, yung pong araw ng judgment, yung day, capital D, will bring it to light, it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. That fire will test the quality of each person's work. Talaga bang ginagawa po natin yan para sa Lord? Talaga bang ginawa mo yung isang bagay, yung pagsiserve mo para sa Lord, or gusto mo lang magpasikat? Alam mo, lilitaw po yan. Masusunog yung mga peke. Sa rewarding to ha, sa rewarding, masusunog po yung mga peke. Masusunog yung mga maling motibo na ginagawa po natin. But those people na yung ginagawa nila with their right motive, they will be rewarded by the Lord. Meron pong pagre-reward po ang Panginoon. And tingnan natin yung quality. Alam nyo, yung inote lang natin yung quality dyan. The fire will test the quality of each person's work. Alam nyo, sino dito yung nagmamahal sa Panginoon? Taas ng kamay. Taas ng kamay. Lahat na nagmamahal sa Panginoon. Totoo? Kung talaga nagmamahal tayo sa Panginoon, lahat ng gagawin natin, we will do it for God's glory. At kapag sinabi natin, we will do it for God's glory, we will give our 100%. Ibibigay po natin yung 100% na meron po tayo. Why? Because He is deserving. He deserves every glory. Karapat dapat po siyang tumanggap sa mga bagay po na to. Okay, sabi ng Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Gawin po natin para sa Panginoon. Since you know, dahil ngayon, alam na natin na meron palang rewarding na mangyayari sa langit. Okay, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Jesus you are serving. It is the Lord Jesus you are serving. Lahat ng ginagawa natin at gagawin pa natin sa mga darating na pagkakataon, alam po natin na meron pong reward yung mga yan. Alam po natin na meron pong ibibigay ang Panginoon sa atin. And everything we do for the Lord is not wasted. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, last verse po natin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Manatili kayong nakatayong matatag. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Wala pong nasasayang sa mga ginagawa po natin. Even yung mga pag-a-attend nyo dito, hindi po sayang yan. Meron pong reward yung mga yan. Nakukuha po ba natin? Mag-review lang po tayo. Jesus is the righteous judge.
sabi dyan, He will return soon as the judge. Then second po, He will condemn the wicked. Then third, He will reward the righteous. Last verse po natin. Okay, last verse po natin. Hebrews 10:35 to 36. So do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Patient endurance is what you need right now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Alam nyo, this is what we all need. At sa mga kabataan, tingin po tayo dito. No? Listen to this before I end it. Before we take the Holy Communion. Ito yung kailangan natin. Kailangan nating magpakatatag. Kailangan nating manatiling nakatayo. Madadapa man tayo sa bigat na suliranin ng buhay, kailangan tumayo pa rin tayo. Why? Dahil ngayon, alam na natin na mayroong reward. Alam natin that after na mapagdadaanan natin yung mga bagay na to, mayroong nakahintay ang Panginoon na pagpapala sa atin. Kaso ang kailangan natin, manatili tayong matatag. Alam nyo, wala nang Kristiyanong sensitive. Walang Kristiyanong balat sibuyas. If you are still offended, even sa mga maliliit na bagay, pa-check mo yung sarili mo sa Panginoon. Pa-check mo yung sarili mo sa Panginoon, alright? So, sa ating lahat, I hope na nabigyan na naman tayo ng bagong kaalaman about God, about Jesus being the righteous judge. Meron ba tayong natutunan? YDC, meron ba tayong natutunan? I-apply po ba natin sa mga buhay natin? Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo.